Hello, what's up mga ka-Money Magnet? Naririto na naman tayo sa isang pampaswerteng hatkit. At ang pampaswerte natin sa araw na to ay napakasimple lamang at pwede mong gawin bukas, March 2. Bukas po ay March 2 ha. March 2, Wednesday, New Moon. Mainam kasing gumawa ng pampaswerteng ritual kung saan a-attract natin ang kaswertihan. I-a-attract natin ang pagpasok ng kaperahan sa buhay natin sa pamamagitan ng pag-manifest ito sa ating tahanan. Kukuha ka lamang ng dahon ng laurel at isusulat mong halaga na gusto mong makamit at mapasa yung mga kamay. Sa halagang 300,000, yan ang bagay na gusto kong mapasa akin ngayong buwan na to. Ngayong buwan ng Marso. Okay? Yan ang pinapangarap kong mapasa kamay ko ngayong buwan ng Marso. Kung ikaw ay nagnanais na mapasa iyo ang 300,000, ay maaari mo itong isulat sa dahon ng laurel. At pagkatapos mong maisulat sa dahon ng laurel, ay akitin at i-manifest natin to sa ating mga buhay. Ikaw ka Money Magnet, magkanong halaga ang gusto mong mapasa kamay? Magkano ang halagang gusto mong makuha at makamit sa iyong buhay? Maaari mong ibahagi ang halagang nais mong makuha at unexpected ay darating sa buhay yan ng hindi inaasahan. At maaari pa natin yung isama sa ating dasalin, ritual prayer, para sa ganon matupad ang iyong mga kahilingan. Kapag may halaga kong nais mangyari sa akin, palagi ko itong isinasama sa aking dasalin, binubulungan ng dahon ng laurel at hinihiling, tinadasalan, sinasambit na kiniklaim ko nang ang 300,000 ay mapapasa sa akin ngayong buwan. Dagdagan pa natin ang kaswertihan na mabibigay ng dahon ng laurel at mamanifest halagang nais mong makamit sa buwan na to sa pamamagitan ng pagkuha ng isang baso ng tubig. Sa isang baso ng tubig ay ilulublob o ilalagay natin ang dahon ng laurel na may kasulat ang halagang nais mong makamit. Dahil ang tubig ay tinatawag na elemento ng water o pera. Water element is money. Money ay darating sa buhay mo. Isinama mo pa dyan ang dahon ng laurel kung saan imamanifest mo to sa buhay mo. At gagawin natin to ng March 2, Wednesday, New Moon. Napakainam gumawa ng pampaswerteng ritual kapag New Moon. At siguraduhin mo na habang ginagawa mo to, ay tumapat ka sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Doon mo po gawin ang isang pampaswerteng ritual na katulad nito, nang sa ganun ay mas makapagbigay ito ng isang malupitang swerte na inaasam at hinahangad-hangad mo. Sa silangan, kung hindi nyo malocate, gumamit kayo ng compass. Pwede kayong mag-download gamit ang application nyo. At kapag magda-download kayo sa application nyo, compass po, ilocate nyo ang silangan at dito nyo gawin ang pampaswerteng ritual. Maaari po natin itong gawin sa kahit anong oras, walang problema. Pero pag nagtatanong, paano po kung hindi pinapasukan ng sinag ng araw? Okay lang po. Ang mahalaga ang pwesto nyo o kinalulugdan mo o kinalalagyan mo ay sa silangan. Walang kaso kahit hindi po yan napapasukan ng sinag ng araw basta ikaw ay nasa silangan. Pwede mo itong gawin new moon, full moon, quarter moon, last quarter moon, pero kung hindi magawa, Thursday o Friday. O di naman kaya Tuesday o kaya Friday. Yan ang pinakamainam gumawa ng isang pampaswerteng ritual. At kapag napagsama mo na ang tubig at dahon ng laurel kung saan nakasulat ang halagang nais mong makamit sa iyong buhay, bulungan ito at sambitin sa positibong paraan, ako ay magkakaroon ng 300,000 ngayong buwan. I claim it. Magkakaroon ako ng 300,000 ngayong buwan. Kung naghahangad ka ng katuparan ng iyong pangarap at bagay na inaasam-asam, manatili ka lamang maging positibo, isipin mo ay positibong bagay para ang pumasok sa iyong buhay ay positibo lamang. Huwag mong aanyayahan ang mga bagay na negatibo katulad na lamang ng pagsasabi ng salitang sana. Ang salitang sana ay negatibo po yan.
At ayaw na ayaw natin papasukin sa ating buhay ang isang negatibong bagay. Ang papasukin po natin sa ating buhay ay isang bagay na magdadala sa atin tungo sa ating tagumpay. Yan ay pagiging positibo. Huwag ka pong sasama sa mga uri ng tao na negatibo dahil meron tayong tinatawag na law of association. Ibig sabihin nun, kung anong klase ng tao ang palagi mong sinasamahan, isang araw ay matutulad ka rin sa kanya. Kaya't kung ang palagi mong sinasamahan ay isang tao na laging negatibo sa pag-iisip, laging pangit ang iniisip, laging mainitin ang ulo, laging nagsisisi ng mga tao, at chismosa. Kung yan ang mga kasama mo palagi, hindi mo nang ikagugulat kung isang araw ay katulad ka na rin nila. Sa araw-araw mo ba naman kasama? Sa palagay mo, hindi mo maa-adapt ang ugali at pagkatao meron sila? At sa palagay mo, kung makukuha mo ang mga ugali na meron sila, gugustuhin mo ba yan? Siyempre hindi. Kaya't piliin mo ang mga taong sasamahan mo, maging positibo, successful sa buhay, may pangarap at may pananalig sa Diyos. At maganda ang palaging pumapasok sa isipan para isang araw makikita mo rin ang iyong sarili na successful at nagtatagumpay. Kapag ganito palagi ang iyong ginagawa, hindi ka mabibigo sa buhay dahil tutularan at gagayahin mo ang mga proseso na kanilang ginagawa hanggang isang araw lahat na kayo ay nagtatagumpay. Kanyang gawin mo ka money magnet para isa ka rin sa mga taong magtagumpay. Makamit mo ang lahat ng iyong inaasam. Maging positibo, manalig at kumilos tayo para sa ating tagumpay. Ang halagang 300,000 na inaasahan mo ay papasok sa iyong buhay ngayong buwan. Manalig, maging positibo. Huwag mong kalabanan ang pusit isipan mo. Kailangan i-manifest, sakitin sa buhay. Isipin sa iyong isipan, sabitin, araw-araw tawagin at akitin, papasok sa iyong buhay nang ito ay maging katotohanan. Lalahanin mo ka money magnet kung ano ang palagi mong iniisip, kung ano ang palagi mong sinasambit, at kung ano ang palaging nasa puso't isipan mo. Yan ang ina-attract. At balang araw, isang araw, magugulat ka na lang na ang mga bagay na yan ay nangyari na pala sa buhay mo, nakamtan at naisakatuparan mo na ka money magnet. Basta't samahan ang pagsusumikap, positibong isipan, pananalig sa Diyos. At yan nga mga ka money magnet, ang pagpaswerte ang ritual natin sa araw na to. Tandaan na ang bagay na to ay magsisilbing gabay lamang. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at share ang video ito. Thank you very much!